my channel. So for today's video, it's gonna be another haul, and ang haul natin ngayon are all hindi naman all but mostly mga home essentials, and nabili ko siya from Mr. DIY. Mr. DIY is parang kakabukas, bagong bukas lang yata siya ang store nila dito sa amin sa Mactan, Lapu-Lapu City, and I search kung meron pa ba silang ibang stores, and meron nga sila sa Cebu City and sa Mandaue. And guys, super mura. Mura lang siya, and I can say na affordable lang yung mga gamit nila. Kung i-compare sa ibang mga stores, mas mura siya, and maganda yung mga products nila. And actually, yung mga binili ko lang doon ay mga gamit sa bahay, lalo na yung mga gamit pang luto. Kasi nga, diba, I'm super into cooking lately. I don't know why, but gusto kong magluto, and as well as gusto kong mag-produce pa ng maraming cooking videos. So, parang ang galing magluto, no? Pero hindi. Yung mga cooking videos ko ay mga ano lang, mga own version ko lang din, and mostly natutunan ko lang din sa panonood ng mga cooking videos sa YouTube. Yun. So, without further ado, let's start our haul. So, first, ito siya. Actually, dalawa to, and medyo mabigat. First time kong makapunta doon kasi since nag-ECQ, hindi ako masyadong nakalabas. Parang nakalabas lang ako nung papunta kaming church, tapos sinundo ako ng kasamahan ko sa church kasi may sasakyan sila. And then, lately lang ako nakalabas kasi pwede nang mag-angkas sa motor. So, ayun. Kasi hindi ako kampante na magbiyahe, na mag-commute kasi risky nga siya, diba? Kasi asthmatic ako, so it's risky. So, mas maigi nang magiging maingat tayo kaysa sa huli ang pagsisisi natin. Right? So, let's start. Ang unahin ko ay itong pinakamalaki. Ang laki niya. But, actually, wait lang. Lagay ko sa dito. Ito ay pangluto. Dami sa pangluto. Wait lang. So, I bought this new frying pan. Maganda niya. And, excited ako magluto dito, guys. Kasi, may bago na akong lutuan. Yung isa namin kasi na frying pan, parang nasisira siya kasi wala pa kaming toaster. So, ang ginagamit ko, gustong-gusto ko kasi sa umaga ay yung toast na bread. Tapos, ang ginagamit ko, hinotoast ko siya sa frying pan. Yung walang oil, yung ano lang, super init niya, nasira siya. Ngayon, nag-stick na yung egg. So, kaya bumili ako nito. And I'm super excited na gagamitin ko na to for another cooking videos. Abangan nyo, guys. Right, so I bought this for 700 pesos. Ang init, sorry. Super init talaga, ang init ng panahon. So I bought this for 700 pesos. I think okay lang siya, diba? And then maganda din naman yung quality niya. And then this is 26 cm. So hindi siya masyadong malaki, hindi din siya masyadong maliit. So, sakto lang sa amin kasi tatlo lang naman kami sa bahay. So, hindi masyadong marami yung niluluto namin. Okay. So, yun siya. Ang first na item. And the next is ito. Talagang pambahay, guys. So, bumili lang ako ng isang bagong knife. Kasi yung knife na ginagamit ko, wala na siyang parang naputol yung dito niya, yung niya. So, kagamit siguro. Matagal na din yan. So, this one, mura lang to. And ito lang yung pinili ko kasi hindi naman talaga masyadong ano yung mga niluluto ko. Yung mga kulay lang. Tapos, yun, easy lang i-slice. Kaya ito lang yung pinili ko. I bought this for, I guess, 109 or 119. So, parang ganun. Ganun yung price niya. And then, next is this one. Sandok. Wow! Ang ganda! Wooden na sandok.
Talagang magagamit ko sa pagluluto ko. Excited ako, guys. Super excited. I bought this for, I think, 169 pesos. Mahal siya kasi uli. Yan. So, mga pangluto lang talaga. Tapos, si Hubs, bumili siya nitong raincoat. Kasi nasira na yung raincoat niya. So, bumili siya. And, ang ganda, guys. Ganda. This is 500 pesos. 500, more than 500. Not less than 600. And, ganda siya. Ayan. Tapos, ayan siya. Ang laki. Tapos, ano siya, pair na siya. Tapos, may ganito pa siya. Ayan. So, parang, hindi talaga mo. Tapos, black lang siya. And, may, ano dito, may, yung tawag dito, may detail lang. So, ganito, silver. Tapos, walang pocket. Yun lang siya. Tapos, may pair siya na pants. Yun. Hindi ko na ipapakita yung pants kasi ang laki. Next is, we have itong mga guys, ang ganda niya. Tingnan nyo. Parang kinakareer ko na talaga ang pagluluto. So, pumili ako ng dalawang ganito. Yan, parang dito ko ilalagay kapag matapos na ako magluto. Or dito, kung marami yung lulutuin ko. So, ganda ng kulay niya. Black lang siya dito. Tapos red dito. Parang ceramic siya. I don't know kung anong tawag dito. Pero hindi siya glass and hindi din siya plastic. Ganda nyo. This, the big one is, I think, 89 pesos. And then, this one is 69 pesos. Sulit na siya. Ang isa. 89 and 69 each. So, dalawa lang yung kinuha ko. Dalawang malaki, tapos dalawang maliit. Pero, pag nakabalik kami doon, bili ulit ako. Unti-unti lang kasi budget. And then, next is this one. Yan, bumili lang ako ng maliit nung kanina, yung wooden na sandok. So, bumili lang ako kasi pag nagluluto, kailangan either wooden or plastic kasi para hindi masira yung cookingware. So, yung frying pan. Yan siya. And then, next is this one. Straw. Yan. So, these are 6 pieces. Yan. Bumili ako nito kasi, 'di ba, bawal na nga yung plastic na straw, drinking straw. So, 'yan. Ito, tapos kapag may pasok na kami sa office, so I'll bring one para doon. And then iba gagamitin dito sa bahay. And then may kasama siyang pang-clean. 'Yan. Medyo brush inside kasi kailangan may ganito para mas malinis mo siya ng maigi. And I bought this for, I think, 129 or 109 pesos only. So, mura lang siya, guys. And ganun mo siya. And then, next is, I bought this, another sandok na color white lang para may mapagpilian ako kung anong gamitin ko, depending on my mood siguro. Choke lang. Wala lang. Gusto ko lang bumili nito. Sandok. Nai-excite talaga ako, guys, sa pag-gamit sa pangluto. Yan ko. And then, next is, bumili ako nitong steak. Kasi last week, nagluto ako ng tteokbokki. Nilagyan ko ng fish cake. And I'm planning na maybe this week, magluluto ulit ako ng fish cake. Yung ilalagay sa steak para feel na feel mo yung street food sa Korea. Ayun siya. I'm super excited. Iwan ko bakit, hindi ko alam, but I'm super into Korean foods. I don't know why. Pero yeah, gustong-gusto ko talaga siya. And my favorite ko siya. Pero gusto ko din naman yung mga lutong Pinoy. Mas, ano lang,
may time lang na gusto ko yung Korean food, and then may time din na gusto ko yung Filipino food, yung ganun. Parang lahat naman siguro tayo may ganun, di ba? Depende sa kung ano yung nasasarapan natin. Yan. And then next is this one. Yan. Food container, food jar. This is only 129 pesos, guys. And isa lang yung kinuha ko kasi akala ko mahal, pero nak, 129 lang. OMG, kung alam ko lang na 129, wala, ano lang kasi, yun yung ano ko sa Mr. DIY na store, kasi walang prices per item. Nakalagay lang doon is, konti lang yung may mga price, kaya kailangan mo pang magtanong, tapos hindi palaging may available na attendant, kasi busy din sila, diba? And then, parang parang hassle din, kung lahat na lang na binibili mo, tinatanong mo, so yun, kuha ka na lang. Kaya yun, isa lang yung nakuha ko, tapos 129 lang pala. Next time, dadamihan ko. Ang ganda nito, guys, parang storage ng chili powder, storage ng sugar, storage ng kung ano-ano pang mga nilalagay mo sa glass. Yun. Yun siya. Ganda niya. And it's glass. Yeah, it's glass nga. Sinabi ko nga eh, glass na nga eh. Yeah, and then, pwede mo ding lagyan ng cookies, lagyan mo dito candies or chocolates. So, maganda siya. And then, next is, last two na to. Kunti lang pala yung nabili ko. Kunti lang pala. Ang medyo mahal lang is yung frying pan. Tapos ito, tingnan nyo guys, super cute! Color green, yan. Kumuha ako ng this is 69 pesos each. And kumuha ako ng tatlo. Ayan. Kasi ang cute niya. Tingnan nyo. Nai-excite ako. Dito ko ilalagay yung anchovy powder ko. Dito ko ilalagay sa isang glass yung pang-season na chili powder. Diba? Tapos, dito ko ilalagay yung either sugar or salt. Depende kung anong may ilalagay ko dito. Dito sa white na ito, dito ko ilalagay yung pang kimchi na chili powder. Kasi mas marami siya. Yung pang season na chili powder, maliit lang yung binili ko. And siya nga pala guys, by next time, mag-hold din ako ng mga grocery, Korean grocery na mabibili ko. Kasi last week, pumunta kami yung Korean grocery, yung Yasmart. Pero hindi ko nahuli yung mga pinamili ko kasi wala ko tayo. Kaya yun, ginamit na namin. So, next time na lang. Ang dami din mga dun guys. Mabubudol ka dun. So, ito siya. Tatlo. Super cute. May lang siya na detail. Fish. Yun. Tapos, shell. Ala siya. Super cute! Tingnan nyo guys. So cute. So, that's it. And, bumili lang din pala ako nito. Yan, correction tape. Kasi, pang ano ko sa devotional notebook ko. Kasi ayoko nung maraming erasure. Hindi talaga ako na, parang, Hindi ko gusto na may mga erasure sa notebook ko. Kaya, hindi ko nang susulat yung mga devotional ko minsan kapag naubusan ako ng ganito. So, kailangan may reserve para hindi maubusan. So, this is 49 yata, 49 pesos. Pero dalawa naman na siya, may refill na isa. So, maganda na siya. And guys, marami dun mga notebooks for devotional or for your journals na tag 89 lang yata yun, tag 89 pesos. And then marami din sila mga bags and then iba pang mga gamit sa bahay. And mas mura sila compare sa mga prices kung i-compare mo siya talaga sa mga mall. Pero maganda yung quality nila. And narinig ko nga sa nila, yung parang advertisement ng radio yata nila. Pero Mr. DIY is from Thailand or Taiwan. Ganun. I'm not so sure. But, yeah, ganun siya. Parang ganun. So, that's it sa ating haul ngayon. So, these are home essentials. And probably, babalik pa ako dun. And,
marami pa kasi akong gustong bilhin, pero dapat din i-consider yung budget. Actually, medyo ano lang ako eh. Medyo nabudol lang ako dun eh. So, that's it for today's video, guys. I'm super pawis. Kasi ang init ng panahon. Sorry, ang hagad ng face ko. So, that's it for today's video, guys. And thank you so much for watching. Salamat at sinamahan nyo ako today. And I hope nag-enjoy kayo sa video na to. If you did, give it a thumbs up. And kapag hindi ka pa subscribe sa channel ko, subscribe ka na and hit the notification bell button so that you will be notified every time I post a new video. So, that's it. And God bless everyone. Palagi nyong tandaan na maybe may mga situations tayo ngayon na hindi favorable sa atin, but one thing is sure, everything happens for a reason and everything has a purpose. And sure na maraming inilalaan na blessings si Lord para sa atin. Okay, so God bless everyone. Don't lose hope and always trust in God. Bye! See you next time!